Maraming paraan ang tao naghahanap sa Diyos. Maraming paraan na kung saan hinahanap natin ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Pero ngayon po, pag-usapan natin to. There are ways to find God. Let's focus first on way number one. Way number one, devotion. Devotion. In Luke chapter 19, verses 1 to 2, it says, Jesus was going through Jericho, where a man named Zacchaeus lived. He was in charge of collecting taxes and was very rich. Now, before we can be devoted to God, one thing must happen first. God must find you. Hinahanap tayo ng Diyos at patuloy tayong hinahanap ng Diyos. Pero tayo, ang problema, hindi tayo nagpapahanap. But the good news is, God has found us. Nahanap na tayo ng ating Diyos. Alam niyo po, si Zacchaeus, napakaganda pong kwentong ito. Because he was a very devoted man. As we talk about devotion. Talagang tutok na tutok po siya sa kanyang trabaho. He was a tax collector. At kung mababasa niyo sa ibang version ng Biblia, sinabi doon na mataas ang kanyang kalagayan. Sa panahon natin, parang boss po yan, parang chief po yan sa BIR. So, ibig sabihin, maraming koneksyon at may kaya talaga. At ma-impluensya. Pero kadikit po dyan, he was also devoted to his being rich. Wala naman pong masama sa pagiging mayaman. There's really no problem in acquiring money. Gusto nga po ng Diyos na magsipag tayo eh. Gusto ng Diyos na maayos ang buhay natin. Kaya lang, there is a problem if we love money too much. At doon po nangyayari kung bakit ang buhay ng tao nagkakandaloko-loko. In fact, may kabaliktaran nga po yan eh. Maliban po sa love of money, eh yung kakulangan din po ng pera. Kaya gumagawa ng masama ang tao. But focusing on love of money, in 1 Timothy chapter 6, verse 10, it says, the love of money causes all kinds of trouble. Let me emphasize that. The love of money causes all kinds of trouble. Some people want money so much that they have given up their faith and caused themselves a lot of pain. Hindi naman po na isulat sa kwento ng Lucas na itong si Zacchaeus naging masamang tao. Pero palagay na po natin dahil sa pera at sa impluensyang hawak niya, marahil meron po siya mga nagawa na masama. Na hindi man sinasadya o sabihin natin not of direct intention. But the fact is this, naghahanap po siya sa Diyos. Naghahanap po siya ng makapagbibigay sa kanya ng lubos na kaligayahan. Dahil nasa kanya ng lahat, sabi nga ng isang kanta eh, nasa iyo na ang lahat. At si Zacchaeus ay ganun. Now moving on to verse 3 to 4 of Luke chapter 19. Jesus was heading his way. And Zacchaeus wanted to see what he was like. But Zacchaeus was a short man. Maliit lang po siya. And could not see over the crowd. Dahil yung mga Hudyo po, matatakad din po ng mga tao yan. Napakaliit po niya. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree. Dahil alam niya ang kanyang limitasyon. Maliit po siya. And that is the only way for him to see the Lord Jesus Christ coming over. Sa totoo lang, the greatest need in our hearts will be to find God. At si Zacchaeus, sa mga panahon na yon, nararamdaman niya na matinding pangangailangan niya sa Diyos. And in finding Him, people will do lots of things just to have that satisfaction. At sa ating buhay, ganun po nangyayari. Na hanap tayo ng hanap ng ang kaligayahan na yan at ginagawa natin ng lahat. At sa Diyos, lalo na kapag malapit na po siya nating makita at masumpungan, gagawin natin ng lahat. At marahil, kaibigan, ito na ang tamang panahon na iyong paghahanap. So, Zacchaeus tried to find
God His way. Pamamaraan po niya until he discovered that he was so limited. Opo, nasa kanya na ang halos lahat. Ang kulang na lang, ang height. Hindi po pwedeng maabot niya ang Diyos. At sa atin po, aminin na po natin, may mga kakulangan po tayo, kaya nga po tayo tao. At sa kakulangan na yan, diyan natin nakikita na ang Diyos ang pwedeng pumuno ng kakulangan ito. Listen to this. Our limitations will make us see that we are also humans. But these limitations will challenge us to break barriers in our lives. Yung mga barriers na yan, yan yung mga imposibleng bagay na mahirap magawa. Pero dahil sa crisis at sa challenge na yan, nagagawa natin. At nagagawa natin yan dahil sa tulong ng ating Diyos.